Hi guys! Narito tayo ngayon sa JT's Manukan Grill sa Quezon City na pag-aari ng batikang aktor na si Joel Torre. At aalamin natin kung ano ang kanyang mga sikreto sa pagiging isang magaling na aktor at magaling na negosyante. Pero bago yan, subscribe muna kayo sa aking channel at kay Christine Babaw's channel. Hello, nice to meet you. Ito yung napakasimple nating kusina. Yung mga tinga lang, tapos nabibili ko sila. So ito, para sa lunch na to, free cook, hindi siya half cook, no? Kasi kung half cook mo, hindi kasi yan, free cook, meaning one third of the time. So ito, medyo, ano lang na, medyo malasado lang muna. Pero para pag madalian kasi pag rush out, kailangan makakalabas na kaagad. So pre-cook siya, so okay. One third of the time. Recipe mo itong chicken ito? Recipe natin, meron kaming cook, galing Bacolod, kasi ginawa namin, nag-cook fest kami ng mga inasal sa bahay ng kapatid ko. Mga anim sila na mga cooks. So pinili na namin yung the best among the six, no? So together yung mga din by parents, mga kapatid ko, nag-judging kami kung anong the best. So nakuha namin yung isang ano na nagtatrabaho rin sa tita ni Christy before. Siya yung napili namin cook. Pero tinik namin yung inasal na niluluto niya kasi medyo matamis. So binawasan namin kasi dapat sa inasal, there shouldn't be excessive sugar or balance na ang sweetness. Huwag masyadong nangingibabaw yung tamis. Pero parin yun ang authentic. So masasabi mo, authentic talaga yung inasal namin. Kasi lasang Bacolod, saka yung mga cook namin, taga-Bacolod. Taga-Bacolod din kami, so alam namin yung lasa. Gano'ng karaming chicken dito sa branch na to ang nabibenta nyo sa isang araw? So they about sasabihin na natin mga 300 to 400 chicken sa day. Wow! So, yung quarter chicken na yun, so kung 200 to 300, that means 50 chickens times the, ano mo, so, mga 75 whole chickens, dapat i-divide times 4 mo, so mga 300. Homegrown or Filipino businesses na mga supplier ang kinukuha natin para umiikot naman yung ekonomiya ng Pilipinas. Siyempre, di ba? Pinoy first. Filipino first. So ito ang kitchen. So, napakasimple yung kusina lang to. There's beauty and simplicity. Pagagaling sa chiller, i-grill lang ang konti, tapos labas na. Pero we really will take care of it, no? Kasi sa marination mo lang, nakalagaan mo na. Siyempre, ang isang sa mga sushi rin, yung pag-ihaw. Kailangan juicy siya, kaya tine-twist-twist nila yan. Every 5-3 minutes, iti-twist mo para even out. No? Tapos lagyan pa yan ang, sa ano yung ano natin? Oil. Nasaan yung oil? Yan. Siyempre para magkulay ano na yan. Sa yun ang chicken oil. Huwag lang sobra. Ang isa din sa mga ano ng oil, para ma-coat niya yung, ano, no, yung marinade. Hindi siya basta-basta lang babagsak sa uling. So, yun. So, sila na. Kasi medyo ma-overcook na ito. Ito na, overcook na. Ma-order pala ito. Sige, tapos na natin post na pelikula ng Oro Plata Mata, yung masterpiece ni Peke Galiaga. Ito yung taong ka dyan? Ginawa yan? 21, Bakit sa bagets? Right after college, galing kaming Bacolod, tapos si Peke nanalo siya ng ECP script writing called the Experimental Cinema of the Philippines. Papunta kami ng Baguio doon kasi nagtitaping kami ng Champoy, my very first professional. Correct! Kasi PA ako sa Champoy noon, nag-apply ako sa Peke para right after that, sabi ko, Pes, gusto ko magtrabaho sa'yo. Kasi nung internship namin, dinadala niya na ako rito from Bacolod. So, pabiyahe kami papunta ng Baguio, we got the news na nanalo nga ang Oro sa Experimental Cinema of the Philippines. And we were celebrating and I told Peke na, Pes, I want to join the movie, no? Pero
as art department kami sa production. Little did I know na i-offer niya pala yung role ng Miguel Lorenzo sa akin. So actually binigyan niya akong isang role, no, yung kay Lucio, yung anak ng Katiwala. Pero nahirapan sila maghanap ng yung main character na si Miguel Lorenzo, yung nagpanan ko. Pero sinabi ni Joey Reyes, ang scriptwriter, at saka ni Don Escudero, who was our production designer, sabi niya, Peke, why don't you audition Joel since you work together a lot sa mga plays in Bacolod? Try him out. So I did audition, we went to workshop, and good enough, nakapasa tayo. Okay. Eh, siyempre, Galiaga, i-encore natin si Peke. Asa ba pangalan mo dito? Kaya, introducing. Introducing. Joel Torre. Ito yung mga indie natin. Siyempre, Utang Tatam. Kay John Red, mga independent film. Anong mga piling? Ito, Milagros by Marilu Diaz Abaya. Ito, Olonga po. Chito Ronyo. I Oro Platamata ni Peke. Ito, Init sa Magdamag ni Loris Guillen. Ito, Bumbaki ni Butch Perez. At saka Karnal ni Marilu, Maya Sabaya. Critically acclaimed yan. Oo, so may pagmamalaki natin siguro na nakatrabaho natin yung premiadong director, no? And yung Wanda Jack, Eric Martin. Uy, panin ka na sa mga paborito nila. Oo. Millennials. Correct. Tapos it has inspired a lot of young filmmakers because of this movie. Tapos ito naman, Amigo. Amigo yan, no? John Sayles? John Sayles is one of the godfathers of American independent movies. Very interesting because it's a story about the Filipino-American War, okay, which a lot of people don't know about. Yeah. Kasi tinago to sa history natin eh. Wala to sa history natin. No? Oh. Dahil, ano kwento niya? Expansionist aspiration ng Amerikano. Ito yung one of their first move aside from Cuba to become a world power. So yung ginawa nila dito, napakasaklap, no? Kasi sabihin na natin, the Americans killed more Filipinos in 3 years than the Spaniards did in 300 years. Oh, nobody knows about that. So huh? Yun ang talagang contention ni John Sayles kanya, yung gino. Even sa Amerika, tinago tong history na to. It was sa mga yung horror. This is the original poster. Oo. Bata-bata. Oo. Ito yan. Andalong. Santi Andalong, no? The greatest triumph bear the scars of unspoken defeat. Guys, kasama na natin ang ating idol, Joel Torre. Hello. Joel! Maraming salamat, congrats, Julius! Congrats sa iyong napaka-successful na JT's Manukan business. Thank you very much and congratulations din sa show nyo. Thank you, thank you. Ito na nga yung food, guys. No? Mamaya kakainin namin to kasi ngayon pala parang natatakam na ako. Parang gusto ko na kainin bago yung interview. Pero usap muna tayo, Joel. Paano ba nagsimula itong JT's? Nagsimula ito, 2003, kaya we're celebrating our 20th anniversary noong 2023 as an idea, a germ of an idea, kasi... Ano to? Liempo. Liempo, wow! Dati lang sa gitna, para sa dalawa. Thank you, Chris. Nakakagutom talaga. Ituloy mo, Joel. So... ang idea nito, sana a fallback position, no? Kasi nagsushooting tayo noon, mga pelikula pa. Tapos in between, mayroon kang period na wala kang trabaho. So those are idle times, idle moments. So sayang yung ipon mo na supposed to be lumalaki, nagagastos lang. So sabi ko, we have to be creative and we have to be productive during those idle times. So, sinadjust ko sa wife ko, why don't we open a restaurant? Total, may food business kami dati. Siya, nakasubok din sa tita niya with the restaurant. Sabi niya, ha? Ano? Sabi, matagal ko na talaga ang idea na gusto ko talaga ng restaurant. Pero bar restaurant. Sabi niya, anong klaseng food? Sabi ko, siyempre, inasal, taga Bacolod tayo. So, that's the most popular dish sa mga Negrense, inasal. Tapos sabi niya, oo nga, no? Tapos yung nag-uusap kami nung gabing yun, hindi na kami makatulog. Parang nakikita mo na, na-visualize mo na,
mukhang magkakatotoo talaga to ah. Right, because now, during that time, wala pa masyadong nagbebenta ng inasal. Hindi pa ganun ka-popular. Hindi pa ganun ka-popular. Pero kami, kasi nasanay na rin ako sa food business, talagang mahilig din ako sa food. Kasi yung mother ko nga, may catering business sa Bacolod before, in the 60s. No? Kasi 13 kami na magkakapatid, 13. So, syempre, pakakainin mo ang 13 children. So, lagi nagluluto yung mother ko, which is a very terrific cook, by the way. No? So, masarap talaga yung pagkain niya. Sabi niya, bakit? Sa dami ng niluluto ko, inegosyo ko na lang kaya. Kasi at during the 60s, sa Bacolod, maliit pa eh. Magkakilala lahat. So, syempre, may mga Kurchilyo group, mga Lions group, or mga civil group doon na mga friends nila. They decided to get their lunch sa amin. So, ang mother ko, ang ginawa, may stackable na pembrera. Alam mo yung tatlong klaseng stackable na food container na tin can. So, may bayan ka doon, may sabaw ka, may fish, may vegetable, and may meat, and may rice. So, apat yun. So, may mga pamilya siguro, mga more than 50 sila pupunta ng bahay for lunchtime, kumakain. Ako naman, bilang youngest, di pa ako nag-aaral noon. Lagi akong sumasama sa nanay ko. Dinadala ko ng mother ko sa public market. Parang sidekick na mascot. So, doon ako natututo. Tapos, yung kusina, yung pinaka-busiest na lugar sa bahay, doon ako tumatambay. So, natututunan ko yung paano sila mag-assemble ng food, paano mag-ano. Tapos ako, siyempre, makikintikin ka dyan. So, doon kaya ako nahilig sa food. So, tapos minsan, nung high school na kami, kapag kailangan mong lumabas for the weekend, kailangan mag-roll ka muna ng lumpia, ng pinsik prito. O pag ako, mga lima pa lang baon ko na. You have to earn your keep. So at least, naging negosyante ka rin kahit konti. So, food was a big part sa family namin. Nung bata ka pa, niluluto na ba ni nanay yung inasal? Hindi siya, ang karamihan sa kanya, talagang comfort home cooking. Yung Filipino, may Spanish food, may mga kalyos, mga pesa, mga sirigang, or mga fish tinola. Inasal was not part, kasi ihaw eh. Matagal yung ihaw, kasi sabi niya, ang ihaw, pag medyo malumamig na, iba na yung ano. So, mostly fresh or mga pansit, mga ano, na konting iinitin mo lang pagdating sa bahay. Bakit hindi yung mga pagkain na niluluto ng nanay mo ang naisipan mong gawin negosyo? Bakit inasal? Saan ang galing yung idea na yun? Kasi nga, isa sa pinaka-popular na recipe is inasal. Dahil maliit ka pa lang, nakikita mo na sa kalsada yan? Oo, kumakain na kami sa street food yun sa Bacolod. Street food? Oo. Nung grade school kami, dinadala kami. Ang ginagawa ng may isang kalye da, no? Quadra Street. Andun sila, parang street food talaga. Iba-ibang inasal. Uusok yung kalye, tapos may mga light bulb lang, may mga bitina doon, tinututok sa kalye. Ginagawa namin, paparada yung kotse sa public plaza. Yeah. Pag park mo doon, plaza na sa likod, ito yung parking sa gabi. May mga taong nagdadala ng mga lalamesa. Nagagawa na, nena, saitas. Parang sa mga Europe. Nagagawa sila ng costume. Tapos dadali nila yung lalamesa dyan sa parang drive-in. Sir, anong order mo? Tapos lutuin nila doon sa kalye. So, kumakain ka, may beer ka pa sa may plaza. So, that was the parang you grew up sa ganung klaseng environment. So, inasal, part na talaga ng cuisine ng karamihan. Anong distinct na na flavor ng inasal? Pinaka medyo garlicky siya, no? At saka may tangy, sourness, and hindi masyadong matamis. Yun ang talagang inasal. Kasi may mga matamis, di ba? Pag matamis, para sa amin, hindi na inasal yun. Pwede na yung chicken tocino or whatever, chicken barbecue. So no sugar? Walang... Meron din. Pero hindi siya excessive sugar, excessive sweetness. Ang importante dyan yung balance. Kailangan matikman mo halos lahat ng ingredients. May tanlad, may luya, may ganito. So, madidistinguish mo hanggang sa loob. So, sabi ko nga sa mga cook natin na huwag kayong magtipid sa ingredients. Kung anong kailangan, ilagay natin lahat. Para value for money. Tama. Talagang magugustuhan ng mga
customer natin. Tapos sabi ko, walang shortcut ha. Kailangan ang quality ang priority natin. Tapos yung consistency na hanggang 20 years ago, hanggang ngayon, halos parehas pa rin ang lasa. Sabi nga ng Levi's, quality never goes out of style. Okay. Sa akin nice, naman, nice, nice. Para sa akin naman, quality not be expensive. Ito mga ganito, mga magkano to, isang order ng ganito? So when we started, 63 pesos lang yan eh. Sa 20 years ago. So ngayon, 165 na. Medyo may upgrade na. Yes, of course. No? Medyo may aircon na tayo. Nagsimula tayo talagang street food, nasa kalye lang yun sa May Valencia. Yun ang unang-unang store natin. Na-research mo ba, Joel, kung sino naka-invento ng inasal? Well, meron, no? Kasi umuwi kami sa Bacolod. One time umuwi ako, yung may tumawag sa akin. Bumibili akong inasal kasi pumunta kami lang sa mountain resort. Joel, may matandang babae. Yeah, ako si Nena. Yung Nenas. Nena? Nenas. So, si, Nenas, ha? Oo. Yung family nila was the one who originated from ground zero yung inasal. Sabi niya, ang kwento, oral history daw from the horse's mouth. History, yeah. Sabi niya, nung sa public market sa Burgos, yung kapatid niya ng lalaki, nagbebenta ng buo na manok. Dressed chicken. Ah, dressed chicken. Okay, okay. Tapos sa labas yung inasal dati, yung isda, yung espada, yung karahaw sa tao. Sabi niya, yung mahabang isda na, so yun ang niluluto nila. Isang beses, nagiinuman sila ng tuba, no? Kasi 50s pa to, mga early 50s, 1952, sabi niya. Naubusan sila ng, umiinom sila ng fish na inasal. So, kita niya, dalawa na lang yung manok. Sabi niya, sige nga, subukan natin. So, kinuarter niya, narinade niya doon kung ano, kasi public market naman, kung ano nalagay niya. Inihaw niya doon sa ihawan ng So, habang nagiinuman sila dito ba, ay, masarap pala. So, that was like the oral history birth of inasal. Pero meron naman nagsasabi isang pamilya na 1940s pa raw yung pamilya nila. Pero ang pagkaalam ko, yung Velez family, sila yung yun yung sinasabi kong one of the spearheaded. Tapos meron silang ginawang Bagbag Alley, na magsila, magkakapamilya lang muna, tapos lumipat sa Quadra Street, yung sabi ko sa May Plaza, hanggat dilagay na sila sa may reclamation area, yung Manukan Country na. Manukan Country? Yung Manukan Country sa Bacolod. Puro gano'n na pagkain? Oo. Di ba nagko-compete against each other? Well, it's a tourist destination, so there's room for everybody. Sabagay, no? Parang kumbaga sa Italy, pareho silang pasta, pizza, magkatabi lang, di ba? Kung may sugi ka dyan, So, ang dalawang namin na favorite na pinagpipilian was Nenas and Aidas kasi nilorotate na namin yan. Still there, no? Sila yung mga pamilya ako din noon. Tapos, nagkaroon ng chicken house, Bacolod Chicken House, na medyo naglagay sila outside sa, medyo mas maganda yung venue nila. May aircon na, medyo na-upgrade na yung lugar. So, doon na kami kumakain, hindi na sa plaza. Minsan sa plaza, minsan. So, yung misis ko, nag-date kami. Tapos, doon din. It was a very decent place with decent comfort food. Na hanggang ngayon, dinadayo pa rin namin. Papasalamat kami kasi silang front runners nung inspiration nyo. Sa mga kaibigan din natin. So, sinasabi ko nga, we're not competing with anybody. There's room for everybody. And may kanya-kanyang version lang. Kasi generic lang naman yan eh. Kanya-kanyang version. Basta so far na you tweak it to your own na maging authentic siya. At saka panglasa, depende sa panglasa. Ilan na ang JT's sa Bacolod? Sa Bacolod, isa lang. No? So, right now, Joel, how many branches do you have? As of last count and as we speak, meron tayong siguro 38 branches. 38 na? O, tapos magbubukas pa kami ng dalawa. No? Sa Taytay, ang isa sa San Pedro Laguna. Tapos yung isa sa San Jose del Monte. So, minsan may nagko-close na store, may nagbubukas din. So, sabi nga nila, when one door closes, another opens. So, ganun lang yun. Kasi importante talaga sa restaurant yung location. Right. Location. Saka yung product din. Kasi mga Pilipino, mahilig talaga sa manok. Kahit sino man Walang talo, basta tama yung location.
Sabi diba? Nga nila, pwede ko kumain ng manok mga 3-4 times a week. Oh. Pwede mo matinola, pwede mo fried chicken, pwede ang lihaw, pwede, di ba? Kung anong klase, chicken curry. Adobo. Adobo, isa yun. Di ba? So, hindi kayo magsasawa sa manok. Oh. Meron na tayong customer dito, araw-araw, halos, buong ano, bago bukas, oh. Oo. Oh. Oh, parang nagayuma yata yun. Totoo yan, no, totoo yan. Nakaka-ano minsan, nakaka-addict. Yun ang pinuturo ko sa kutang. Yung inasal. Medyo lawayan mo ng konti, meron may gayuma. Yun siguro pabarik pa. It's the consistency of the quality siguro. Ngayon ba open to for franchise? Or nag-open na tayo sa way back 2008, 2009. Mm-hmm. No? Kasi nung inuna namin ang company owned muna, nakatatlo kami. Tapos nagsubo kami ng partnership, mm-hmm. nakadalawa kami. Mm-hmm. Tapos kasi siya, pag-aaralan mo muna eh. Mm-hmm. Nag-open kami for franchising. So for now siguro sa 38 stores, 22 are franchise. Uh-huh. There's about 6 or 8 na partnership. Uh-huh. Tapos yung company own mga 8 din. Uh-huh. Can you give us an idea kung magkano ang franchise? Baka may mga viewers tayo. Kasi ang dami natin mga viewers na nanonood sa abroad na naghahanap ng negosyo. Oo. Actually, may website kami, no? JT's Manukan Grill. And doon lahat. Nandun lahat. Franchising. But for now, sarado muna kami sa franchising kasi yung central kitchen namin, yung commissary namin, is in full capacity. Talagang sobra-sobra sobra na. So, we intend to open 3-4 more stores. So, kung magbukas man kami, dapat company-owned kasi ayaw namin ma-compromise ang quality ng produkto. Yung commercial, kalala, bukas na lang bukas. Hindi muna naaalagaan yung produkto mo. Sabi namin, stop muna tayo. Makahanap tayo ng isang satellite na central kitchen o na commissary or talagang yung talagang mas malaki na talaga ang pagkain kasi hindi naman department store lang na sapatos lang naka-display. Nasa service tayo we're in the service business especially more sensitive yung food. Mm-hmm. Siyempre alagaan mo yan kung hindi mo tinututukan yan. Minsan yung mga waiter nyo, minsan pilferage, minsan hindi na ilagaan nyo. Sige, pwede na yan. Total. So, kailangan na... Tutok ka as an owner. PLC din to eh. Sabi nga ng nanay ko, Joel, cooking is from the heart. Siyempre, kailangan mahalin mo yung pagkain mo. Mm-hmm. Siyempre, tsaka, di ba, para lalong sasarap yun. Oo. May mga nagtayo na ba ng JT sa abroad? Nagsumubo kami, no? Sa Guam. Oo. Kamusta? Okay, nung una, kaso nag-pandemic. Ayun na nga! Mahirap kasi. Ayun na. Nadaming Pinoy din eh. 45% of people in Guam Palau, the population, are Filipinos. Sila nagtatrabaho sa mga bases doon, sa mga hotel industry. Pero nung pandemic, kasi ang Guam is a territory of the US, and it's a tourist town. Nadaming turista, mga Hapon, mga Chinese, mga Korean, aside from the American servicemen. Uh-huh. So, doon economy, nag-pandemic. So, wala kaming choice kundi magsara. Uh-huh. We had partners there na were Americans. Uh-huh. I think they got compensation from Trump na parang hindi naman uambot sa amin. So, wala na? Nag-close na talaga? Nag-close na kami. But may NDA din kami to open in another country. And we are actually leaving next week kung matuloy yun. Wow! So, we're exploring the possibility. Parang bagay siya sa sa mga tabi ng dagat. Australia, Sydney, mga gano'n, di ba? Para pag nag-site visit, di ba? Pwede, no? Magpapalaki talaga natin. Yung ginawa, proudly Philippine, proudly Filipino food. No? Sabi nga nila, to be local is to be global. Oo, totoo. Kasi wala tayong we have no parang distinct na klase ng food na mag-i-stand out. Kasi mga Japanese, Koreans, Italians, meron, di ba? Pero Filipino hindi masyadong doon. Meron din tayo mga restaurants abroad, like in New York, the adobo, which is a modified version. Yeah. Tapos meron mga kare-kare, Pero meron kaibigan sa States na food truck siya. Binabiyahin niya kung saan-saan state. Tapos papart siya. So, we're doing very well. Mag-Independence Day, andun sa Washington, D.C. So, it's about time. We're getting people there, explore slowly. Slowly getting there. Ang importante lang, you get the ingredients right. Sabi nga nila, Julio, sa restaurant daw, ang the best compliment mo
yung returning customers. Pag maraming balik-balikan ka ng mga customer mo, ibig sabihin na nagustuhan nila. Na-imagine mo ba yung sarili mo na darating ka sa ganitong ano, point ng buhay mo na napaka-successful mo as a businessman? Hindi. Hindi, talagang blessing talaga ng Diyos to. Yung ngayon, sabi ko ngayon, nagsimula kami, gusto namin na fall back, at least pag walang trabaho, we can serve food in our own house. True. Hindi ka magugutom, ibig sabihin meron. Ganun lang. Pero sa awa ng Diyos, by the Lord's blessing, every day, kami ng wife ko, sabi niya, lagi kami papasalamat kasi bigay talaga ng grasya to eh. So alagaan natin, baka mga disgrasya pa, di ba? So this is yun ang ano namin na very small yun sa amin, hole in the wall lang yun sa Granada, Valencia. Yung unang-una niyo? Unang-una, seven tables lang. Pero yun nga, sabi ko sa mga nagtatanong or mga magbigay ka ng advice, you start small but think big. What if mag-success? The beauty of starting small, you test your market first. Eh, paano, what is calculated risk, no? Hindi masyadong malaking ilalabas mo. Kung mag-fail man, it's a lesson learned, yes, which is also very valuable din yan. Pero hindi masakit sa bulsa. Pero kung kumita naman, so all you have to do is get the same formula or that system and adapt it in another place. And see what comes out. So, di ba, parang parang logical din and common sense din. Anong plano mo in the future? Do you plan to expand pa sa more sa JT's? Or you plan to go into another kind of food business? No. We're happy with what we have. Ito na yun. Pero di ka, minsan, just an idea na why don't you try another food like my mother's recipe, mga Spanish, too complicated. Sabi ko, there's beauty in simplicity. Yeah. Mas simple, mas maganda. Di ba? Tapos ayaw namin na too much, no? Yeah. May sasabihin mo ang pinaka-question dyan, when is enough? Yeah. Kailan ba ang tama na? So sabi nga ni Lao Tse, when you are content with what you have and realize, embrace the way things are, and realize that there is nothing lacking. The whole world is yours. Ay, di ba? Nakontento naman tayo. Kaya lang, yung mga anak ko, dad, upgrade mo tayo. Dad, may mga millennial. Siyempre, ipapamana mo sa kanila. Tama. Sila, kung gusto nila tapos yung mga tao tayong, yung mga empleyado tayong, ano, na mga, alam mo yung mga kabataan ngayon, mapusuki. Gusto nila, may mga challenge sa kanila. Sabi ko, kayo na ako, medyo 48 ako ng trabaho sa industriya, medyo sumasakit na rin likod ko, ayoko naman puyat. Buti nga na pass yung Eddie Garcia bill, no? Importante. So, yun, sa kanila na yun, at least may papamana ka. And if still may clamor pa siguro sa mga ano natin, why not? Yeah. Sige. Pero ayoko naman na sobra-sobra. Tama. Pero as an actor, bakit hindi ka pa rin tumitigil? Kahit na hanggang ngayon eh, kahit na ngayon eh napaka-successful na ng negosyo mo. Yung iba mga businessman, okay na ako, 'di ba? Pa-petics na lang tayo sa mga pelikula, sa mga TV shows. Pero ikaw, ito yung schedule mo. Monday, Tuesday, shooting na shooting. Nagkataon lang to kasi ang passion natin 'yan eh. Kasi nagsimula ako maging artista sa teatro. 7 years old ako, mga 1969, no? Wow. First play. Uh-huh. Tapos napanood ni Peke, sabi si Peke, ma-assign na sa Bacolod kasi he was running their farm. Sabi niya, I want you to be in all my plays. So yun. At 7 years old? At 7 turning 8. Uh-huh. So every summer, may production si Peke sa Genesius Guild. St. Genesius is the patron saint of the actors, no? So every summer, every Christmas, may mga plays kami na pinapalaba. So all my mga bata ako, instead of doing a summer vacation, nandun ako, nagwo-workshop, magta-theater. So na-inlove talaga ako sa pag-aarte, sa production, sa play, hanggat nadala sa pelikula. Tsaka nung bata kami, yung lola namin, may sinihan kami sa probinsya. It's in Cadiz City. That's 60 kilometers away from Bacolod. Yung pinapalabas sa Bacolod, after 1 week, ipapalabas dun. So, every weekend, dumadala kami sa bahay ng lola ko, not every weekend, yung pinalabas na panood ko, papanoorin ko uli.
Kasi ang sinihan sa tabi lang ng bahay ng lola ko, ang theater was Ramona Theater, named after my lola. And parang kung napanood mo yung pelikulang Cinema Paradiso. Yes. Yun. Oh. Ako yung bata. Ikaw yung bata. Pero ikaw rin ba? Nagpapatakbo ng ano? Minsan yung projector namin si Lando. Oh. Kasi nasa projection room ako minsan. Bata pa ako. Ako magsiswitch ng dual projector. Dual projector. Ready na. Oh, ready. Tapos doon ko na in the movies, sa site, alam mo nung sarili. Yung movie magic. Oo. Ano nila nagagawa to for a boy of 7 years old, 8 years old? Manonood ka, yung, di ba, yung mga chitty-chitty bang-bang, mga Sound of Music. So, kasi hindi mo na paulit-ulit mo. Yeah. Eh, dito sa sinehan namin, pwedeng mo ulit-ulitin. So, I was really enthralled at saka manghang-mungha ako sa the magic of movies. That's why nahilig ko siguro, aside from the theater experience, the experience with my lola's theater, movie house. Kaya nagustuhan ko, kaya hanggang ngayon hindi ako tumitigil. Medyo pa na ngayon, may nagsasabatical ka, medyo rest muna para mabigyan mo namin ng focus yung negosyo. After 6-8 months, balik ng laban. Mm-hmm. Pero hanggat maaari, gusto ko pelikula kasi yung oras mo hawak mo. Minsan sa pelikula, 5 days ka lang, 3 days. Yung teleserye, mga 5 taon ka rin. So, sabi ko, hindi na ako bumabata, gusto ko naman mag-dual yun. No? So, ino-offeran ka ngayon ng mga teleserye? Meron tayong gagawin. Pero ngayon, gagawin mo pa rin kahit na medyo mahirap. Maganda yung role eh. At saka 6 months lang, mga 5 months lang yung... Hindi ka tulad yung 5 years, parang wala ka ng social life. No? Ano yung 5 years? Anong ginawa mo 5 years? Yung probinsyano. At least namuhunan din ako dun. Producer ka ba ron? Hindi, namuhunan sa negosyo. Ah, sa negosyo. Okay. Hindi, kaya mahal ko pa rin ang pelikula. Kasi naging mabait yung pelikula, ang industriya sa akin. Totoo. Malaking pasasalamat ko talaga. I count it as a blessing. Kung hindi siguro artista, hindi din masyadong maging successful or popular din ang ano. Pero, ang laki, ang dami ng ginawa ng industriya sa akin. Nagpapasalamat talaga ako. It opened a lot of opportunities for me, a lot of doors. It exposed you to a lot of things in life. Because, as an actor, you study life. You study sa character mo. Kailangan maging curious ka about sa buhay ng tao. Paano you observe, wonder, and perceive. May mga exercises ka. Ay, sabi nga nila, ang acting workshop is like going through psychiatry. You learn more about yourself, mga acting exercises, yung mga acting na mga approaches. It's like dealing with your psychiatry, psychology, and you learn more about your whole being. So doon ako natututo sa life. Sabi nga na, sometimes if you're really, to be an actor is like to be an ideal human being kasi you're a student of life. Ang laki pa salamat ko, ang laki talagang anong blessing ano? Din. Anong role lang ang hindi mo makalimutan na ginampanan mo? Siyempre yung Oro, no? Introducing ka doon, di ba? Introducing at saka sa Bacolod kami nag-shoot, sa Negros kami nag-shoot. Parang home court advantage ka doon. Tapos, it's a story about Negros. About the, the families. Kasi nangyari din sa parents ko niyan nung panahon ng ang Hapon, nung gera. Doon sila, they had a farm. Tapos, nag-evacuate sila sa bundok. Nagtago sa Hapon. So, it happened to a lot of families in the Philippines. If they know their history, ganun talaga nangyari. Tapos, syempre, isa sa pinakagusto ko, yung Bayaning Third World, yung Mike De Leon, na I portrayed Jose Rizal. Oh, wow. So, that was a very interesting movie. It was about, hindi yung buhay lang ni Rizal, kundi it's not the construction of Jose Rizal, but the deconstruction. Ibig sabihin, hinihimay-himay yung buhay niya. Hindi yung tanggap lang natin kung ano nangyayari. Talagang kine-question, bakit siya nag-retract ba talaga siya? O bakit siya nag-retract? O talagang pinakasalan niya si Bracken? O bakit kaya niya naisipan na pakasalan? O may maanak talaga sila? O nagsuot ba talaga siya ng ano? Tapos mayroon ba pala isang sulat yun? Hindi lang yung sa lampara?
Uh-huh. Eh, di ba yung ultimo adios? Uh-huh. Meron pa siyang isang surat sa sapatos. Anong sabi niya ron? Wala, nadurog na yung sapatos na yun kasi dinibing siya sa Paco Church, di ba? Oo, uh-huh. Tinago din ang dinibing siya ron. Nung hinukay na siya, wala, durog-durog na yung... Sayang, ano? There was another letter. So, mga things like that. Uh-huh. Yung mga controversies about Rizal. Uh-huh. So, at saka yung ang research ni Mike de Leon. Talagang isang book na by itself, no? Ang chronology ng buhay niya, kung saan siya from Spain, di ba? Nandun lahat 'yon sa movie na 'yon. Well, hindi mo lang pwede maisaksak. Pero yung contention ni Mike naman na para maging totoo yung letters ni Rizal. And I also love yung on the job. On the job, yes, of kasi course. Kasi bihira sa edad namin na mabigyan ka pa ng mga ganong role. Tapos magaling na director din si Eric Mati. At naging commercial and critical success din ang on the job. Is there a movie na hindi mo pa nagagawa na gusto mong gawin? Or a character na gusto mong gampanan pero hindi mo pa nagagawa? Siguro gusto ko maging a good spirit, no? Good kasi, spirit? Parang anghel. Ano yung magagawa yun? Diba, parang hindi hanghen na may pakpak. Hanghen na you just show tao, yourself. Tao na matulungin. Parang gano'n. Mystical, not really mystical. It's a human. Pero lumalabas siya. Parang marami tayong matututunan doon. Siyempre as an actor, ina-absorb mo rin yung mga roles katulad ng Rizal. So yung mga ideals si Rizal napag-aralan mo. So nai-imbibe mo rin yun. Kung kontrabida ka, minsan mainit din ang ulo ko sa bahay. Ayaw ng misis ko. Umuo si misis. Tapos kung nai-imbibe mo yung roles, so nakagawa na ko ng hero, yung screaming, yung transvestite, nakagawa ko na. So, challenging din yun. Siguro. O yung mga may mental illness, meron pa rin gano'n, nagawa mo na rin yun. Mga taong grawang. Lahat. Siguro, maganda. No? You're a godlike creature na dinala rito to help humanity to stop the war. Or isa sa mga natin, no? Trying to be a saint, what else there is. If you become a real ideal human being, try to become a saint. Parang mga santo. I mean, hindi sila santo-santo na naka-display. The qualities of a saint. What else is there to be? So, aside from that, why not become an ethereal being, not of this world, pero trying to tell the people, parang apparition ka, or parang you set guidance for humanity. Although it might be a fantasy, but who knows? Sometimes, why not? Angels do exist. Why not? Totoo na yan. Sa tagal mo sa industriya, Joel, kaya-kaya mo na gawin yun. Yun ang gusto ko, parang apparition mo siya, or, not a mystical, pero not of this world, but a messenger from God. Ako naman may naisip ako for you. Ang history ng chicken in a sal. Meron. No, really. People are interested in food. So, di ba? Paano na-invento? Pwede. Di ba? May dalawang pelikula na ako nagawa sa Bacolod, yung Nuggets. It's about food. And yung Under the Piaya Moon, ang bulan do Piaya. Do Piaya ang bulan. In Ilonggo, Under the Piaya Moon. So maganda yun. Kasi sa Bacolod, yung history ng... Kaya yung sa Bacolod, meron na tayong Inasal Festival. Aside from the maskara. Yeah. So sumasali kami dyan. Pero yung sa Bacolod kasi, dalawang ginagawa sa manok eh. Inasal at saka pangsabong. So pwede mong i-connect doon sa ano, ha? Pwede mong i-connect sa movie na yun, di ba? Kasi known yung mga Negros na manok na nagcha-champion sa mga, di ba? Bulang sabong. Balik lang tayo sa movies. Is there a movie na parang pinagsisihan mong ginawa mo? Meron bang ganun? Meron. Kasi na... Ayaw ko lang sabihin. Sige. Ano kasi movie to? Nagkakontrata ako sa... Say ko pa ba yun, no? So, pag may kontrata ka, hindi ka pwedeng umayaw, no? Pero meron ako nagawa na... Ayaw ko talaga. Sige lang, kasi you have to fulfill the contract. Ayaw ko na lang sabihin. Pero anong role mo, Ron? Anong role mo? Pari na sinapian ng demonyo yata. Okay.
sobra. Horror. Tapos may pinagagawa pa sa akin sa part of the contract. Kailangan ilabas mo yung puwet mo. Ah, may ganun. Bakit nag-aaral ako ng acting para makita yung puwet ko? Yeah. So, yun, tinanggihan ko. Kaya hindi na cut yung kontrata. Sabi ko, di bali. Ayaw na natin tuloy. Ayaw ko lang kasi, syempre, ma-immortalize yung ano mo. Yung puwet mo. Pwet ka lang ng manok pag-usapan natin. Mas masarap pa yung isol. Gano'ng karami ng awards ang natanggap mo? Ay, hindi ko... Hindi mo na mabilang siguro, no? Sa dami, no? I don't keep track, actually. Uh-huh. And I believe in award, but yeah. I don't embrace it as the be-all and the end-all. Yeah. Uh-huh. Kasi hindi ako naniniwala na you're the best actor. Mm-hmm. Maybe one of the best. Uh-huh. For that year, you did a movie, yeah, one of the best performance. Mm-hmm. Pag pinag-aralan ka, syempre... Happy thank ka. You. Thank you. Mm. You have to be thankful na napansin yung trabaho mo. Pero ibig sabihin na lagay mo sa ulo mo na you're the best. Parang tadaleta. Sabi ko nga, okay lang lumaki ang tiyan mo, huwag lang lumaki ulo mo. Totoo. Pero, yun, I'm very thankful. It's an honor. I'm very humbled and very honored and, you know, it takes pride. Pero, palipasin mo na, tapos na yun. Okay na yan. Huwag mo na parang bumiyahe ka lang na nag-lating na naman. Maraming mga ano, John, maraming mga artista sa Pilipinas ang nagdi-dream na one day or someday ay maging isang makilala rin sa Hollywood. Was there a point in your life na tinray mo na maging successful sa Hollywood? Nag-audition din ako nun sa The Great Raid, pero I had the chance. And another thing, sa Dentipitos yun, we were shooting Batang West Side. Mm-hmm. Sa tagal namin na nakatenga ron, kasi hindi pa mag-umpisa, nag-audition actually ako sa play. Mm-hmm. Yun, Dog Eaters ni Jessica Hagedorn. Oh, okay. Tapos pinalabas yun sa Off-Broadway. Mm-hmm. So that was the closest thing ever international. Uh-huh. And sa Off-Broadway, nanalo yung best director, yung director namin, yung si Michael Greif, yung director ng Rent. Tapos yung producer namin, si George Wolf, siya yung producer ng Angels in America. Yung talagang very prestigious na pinalabas sa The Public Theater. Very first opening night namin, kasi nag-audition ka, nagsushoot ako ng Batang West Side, mag-audition. So, para nung opening night ng Dog Eaters, big audience na foreigner, iyak ako nang iyak pag after the curtain call, no, magbaw ka. Yes. Sabi ng mga, what's happening to you? No. Kasi naalala ko nung 7 years old ako, yung first play ko nga, na ano, sa small LA theater in Bacolod, which is now called the Galliaga Theater. I was taking my first bow there in a regional, ano, tapos nasa New York ka, on the big stage, taking the same bow. And para sa akin, ang laking ano na yung hakbang na yun sa art mo, sa career mo, sa ano. So I'll never forget that. Tapos syempre, yung amigo you were working with, the Academy Award winner, si Chris Cooper, yung mga artista, legit na artista talaga. Na, so that was the closest ano. Pero, tapos inoferan ako after the plays ng Dog Eater to audition for more. Na, why don't you stay in New York? I have a family back home. Ayoko na i-uput pa sila. So they decide family first. Right, that's my priority. And gusto ko dito sa atin tayo sila lumaki. So there was the, may mga siguro... crossroads in life. Yes. Pero it's about your choices. Choices in life. Like Dolly De Leon, di ba? Sila, kayo. Nagagawa niya pareho. I'm very happy for them all. Liza Soberano. Na-represent tayo. We're not as invisible anymore. Mm-hmm. Kasi dati, talagang, they don't know about Filipinos. Ah, saan yung Philippines? Where is that? Di ba? Meron hindi naman lahat ng foreigner are as educated. Yeah. So it's good that we're on the map, and hopefully, aside from our
Arts, which is getting recognition sa mga Labdias film, na nanalo sila yung Cabrera. I mean, you win in Cannes, you win in Italy, parang kung si Labdias ba, that's the Olympics of movies. That's the Olympics of films. World stage yan eh. So, in the arts, nandun na tayo. Sana lang gayahin natin yung ano yung mga Koreano. Oo. Ang ginawa nila, they were selling their culture. So magandang worldwide ang exposure. Now everything Korean is good. Dati pag sinabi mo Hyundai, Kia, wala yan, Samsung. Tingnan mo yung Samsung, wala na yung Sony. Tingnan mo yung Kia, yung mga Hyundai talagang binibili na ngayon. Premier ano na sila. Pati mga bands nila, di ba? Sila na yung mga nangunguna. BTS, di ba? Sa mga, Blackpink. So they were very successful in selling their culture and whatever is Korean. Na iba yung mindset. True. Yung ano lang, yung parasite, nalo sa kandin. So, sana ganun tayo na alam mo kung ang kultura natin, kaya na ipakita natin through our arts also. Not only sa economic development, you know, kung anong talagang, at saka hindi lang sana, you know, poverty porn or ano, pakita rin natin yung mga, you know, at saka yung mindset ng Pinoy dapat baguhin natin. Like? Ay, mahirap lang kami na. Bakit di tayo magtsaga na magtrabaho at saka tayo gumawa ng opportunities natin? Hindi ba sabi, parang okay na kami rito, resilient. Hindi sa resilient yan, magtsaga tayo na. Minsan, tama nga naman, let's say, ano ka, no? There are two schools of thought sa economic ng upgrade ng Pinoy. Either you go to the corporate world, now, aangat ang position mo, or you go through entrepreneurship. Magnegosyo ka. Di ba sabi nga nila niya, mga inchik, mga niya, bata pa, magnegosyo ka, dinuturuan na. Di ba sabi nga ni Ramon Ang, or sila pa yung mga ano, siguro i-explore nyo rin yan, no? Subukan mo ang negosyo, kahit maliit lang, kahit ano lang, mamuhulan ka ng konti, try mo. Malay mo maging successful. Yeah. Then, nasa sa tao na yun. But if you have that mindset, I don't think, because ang Pinas, we're a rich country. Sa natural resources, sa atin ng mga tourist destination, napakaganda. For people who are world traveled, you go to other countries, ay, ganda ng beach. Pero what makes their ano kasi maayos yung tourism nila o hindi sila nagaano walang crime ano, talagang di ba sistema sana gaya mapapag-aralan natin ang tourism ng Bali bakit ano kasi may kultura sila ay sa beach lang mas maganda sa atin o sa Bangkok o sa Thailand maayos pagdating mo doon alam mo hindi ka maloko safe hindi ka scam. So, yun talaga eh, no? Yun ang mga formula talaga eh. Tsaka, you know, be an inspiration to others also. You seem to have a lot of ideas when it comes to, ano, yung ganyan mga programa na makakatulong sa bansa natin. Pumasok na ba sa mind mo na, ano, na mag-politics? Ay, wala. Or local politics sa Bacolod? Walang ganun? Kasi yung father ko was a vice governor of Bacolod, of Negros. He ran for governor actually. Kasi siya yung assistant governor ni Rafael Lacson in the 50s. So nung na-incarcerate si governor, he was the acting governor. Grabe daw yung, hindi ko nasasabihin. Pero in his deathbed, sinabihan niya ko, Joel, alam ko, nililigawan ka. Meron ka noon? Oo, matawag sa bahay. Mag-congressman ka kasi sa Manila naman yung ano eh. Sabi ko, please, huwag ka lang tumawag. Dahil anong bilin sa'yo? Sabi ng father ko. Father mo pala. Sabi niya, if you don't want to lose your family, don't enter politics. Kung ayaw mo masira, ay paano kung palunukin ka nang hindi mo kaya lunukin? Anong gagawin mo? So, tapos sabi niya, remember, you only have one name. Make sure you take care of it. Diba sa politics, yung dami lang, pero yung pangalan medyo, pero ewan ko, medyo makapal lang siguro. Ewan ko, I'm not judgmental, pero world yun na yun. Somebody has to do the dirty job, yeah. But
count me out, please. Siguro pwede naman tayong tumulong sa ibang paraan. Tama, tama. Mabusog lang tao sa ina, sabi. Masaya lang sa mga pelikula. But yung aral na siguro kailangan ang mindset ng Pinoy dapat baguhin. Oo, tama, tama. Na kaya ng Pinoy. Oo, oo. Bakit na kaya naman nila ng iba, di ba? Oo. Kanina nabanggit mo na lahat ng dumating sa buhay mo are blessings. Mm-mm. How do you give back to the people? Well, in my own little way, no? I'm one thing. I'm very fair with all our people. Mm-hmm. Tapos meron naman kami yung may mga scholars. Charity works. May mga ganun tayo. Ayoko lang ibandera na. Tama. With, you know, what's the point? Yeah. It's better to be anonymous in your work. Don't let your left hand know what your right hand is doing. No? Mm-hmm. So let's leave it at that. And I think ang pinaka ano yung JTs, we're working on social projects na makakatulong like the environment. May mga ano kami yung mga excess food namin ibibigay namin sa people who collect it and pwede nila ilutuin pa to yung mga stuff like and that. And there's a law that can protect you sa ganun, ha? Na yung, di ba, ang fear ng mga businessmen, baka i-demanda sila for the food that they donate. Oh, di ba? Pero you're protected by the law. You sign a waiver. Yung mga food na namin na sa commissary na ano, in a month, i-collectahin nila yan or in 15 days, so such blah 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 kilos ibigay mo sa kanila para wastage. Tama, hindi wala tama. Mabawasan ng wastage. Oh, kasi isa sa mga pet peeve ko, ayoko talagang nasasayang na pagkain. Tinatapon lang. Oh, in-encourage nyo yung take out. Pag talagang hindi na ubos, i-take out nyo na lang. No? Kasi makakain pa yun eh. Ma-recycle. Let's say, doggy bag is good enough. You know? Pero kung may mga good parts pa, kung malinis pa, bahala ka ba sa, you just sign a waiver na tama. You get it. So. Oh. Tapos, yun, ang gusto ko rin na may pet project talaga ako, yung natural farming. Mm-hmm. Kasi may hapon na the father of natural, hindi organic farming. Yung buto ng mga ano, ng mga fruits, vegetable, i-clay ball mo siya. May proseso. Yun, parang gumawa ka ng tinapay. Isasala mo yung mud ang clay. Naging fine na buhangin. Okay. Lagay mo lahat ng mga buto doon, the seeds, no? Tapos lagyan mo ng tubig for every cup of seeds, mga 6 cups of yung lupa. I-mix mo yan. Tapos lagay mo tubig, gawin mo, bulabulain mo, parang clay. Tapos itatapon mo lang. Let the do nothing farming, let nature run its course. Ginaya ni Fukuoka yun. Kasi nakita niya yung mga ibon, pag kumain ng buto, na-encapsulate nila, dudumi. So doon tutubo. So yung buto mo, hindi nakakain muna ng insects, So it will pag umulan yan, magde-germinate yan. So pwede yan sa fruit trees, sa mga na trees. So it's been a while, so yun, gusto ko rin ipasok. Galing ah, galing na concept na yun ah. Hindi tayo magugutong, may kamatis ka dyan, may chibuyas ka dyan, may ano ko dyan. May natural lang, ano? May guava ka, may... You know, through trees. Somehow, sana through your channel. Through our channel, di ba? How would they get in touch with you to gain knowledge kung paano ginagawa yun? Well, you can get in touch us JT's Manukan Grill website. And also, you can check out Masanobu Fukuoka, ang book niya, One Straw Revolution. parang straw ng pala yun. Kasi ang kanyang idea... of natural farming is not only to cultivate land, but also to cultivate people. Mm-hmm. Tao mismo, yung tao, yung mindset mo na ano, yung pag-iisip mo, pag-ano mo. Pwede i-adapt yan ng ano, ng mga local government. Oo, di ba? Pwede. Or mga schools. Dinapit ko rin yan kasi hindi pa nila mga grasp ng idea. Oh. Anong kikitain natin dyan? Siyempre, di ba? Marang... Mahirap yung pag-ano ng thinking mo. Tulong nga eh. Parang start ka lang, wala na. Dead end na yun. Sa dami ng nagawa mo movies, sa laki ng contribution mo to Philippine cinema, siyempre, life is unpredictable. Ikaw, anong gusto mo mangyari sa cinema? It's very, very democratic.
everybody like you. iPhone lang itong ginagamit na, but grabe ang reach mo. Yeah, So you can make movies out of that. If ang pinaka-importante yung material, no? So to encourage dapat ang audience to come out of their comfort zone and watch the supportahan nila yung kasi gawa tayo ng gawa ng magaganda na ano na hindi naman tinatangkilik. So yung iba na di-discourage din. So we have to have a proper venue. Meron na tayong mga cinematek. Tapos iba na talaga ngayon. Iba na mga apo siguro natin. Ha? Kailangan mo magbayad para manood ng pelikula. Oh. 'Di ba? Para na iba na. So kailangan it's goes both ways. Eh. You have if you have the artist, you have to have your audience also. Mm-hmm. It's not only the ox pulling the cart or the cart pulling the ox. Mm-hmm. It has to be, you know, amicable. At talagang ang sabay-sabay o subsistent kayo pala dapat. So we have to support our arts. We have to support our national treasure. Tapos sana may more venues for ano. Tapos babaan naman nila yung sa pelikula. Kasi dati the cheapest form of entertainment tayo. Ngayon manood ko 500 na pala ako, mga 400. Buti senior citizen na ako, nakakalibre. But you know, we were losing our mass audience. Kasi nga, kasi hindi lang dito ha, pati sa abroad. Lahat-lahat to. Pero iba pa rin yung experience. Yes. Ikaw nagsimula ka sa ganon. How it influenced you as an actor. The silver screen. Iba yung magic sa loob ng cinema. Sana. So ngayon, streaming na. No? But ang importante sana, yung content. Yeah. The most important thing is your material. It's your story. Yeah. And the artists are there to create one. I hope the audience is there to support them. And sana marami rin mga actors na katulad mo, huwag nilang isipin na habang buhay ang pagiging artista. Di ba? Kailangan maghanap ka rin ng kumbaga negosyo na pwede mong pasukin para maging fallback mo in the event na wala kang mga projects. Pray for guidance. Always pray for guidance. Kasi gagawa ka na wala. Be discerning kung para sa'yo to, para sa'yo to. Kung mag-fail ka naman, lahat naman, failure is part of success. So, huwag kang mawala ng pag-asa. Kasi habang may buhay, may pag-asa. So, sige. Tuloy lang. Wow, thank you. Dami natin natutunan kay Joel Torre ngayong araw na to. Ang daldal ko, sir. Hindi, ang dami nga. Para kami umattend ng isang lecture on business and cinema. Ang galing. Grabe. Practical lang. Hindi naman kailangan theoretical. Pero, theory and practice is very common sense naman. Pero dahil sa kwentuhan na ito, nagutom na ako. Oh, sige. Thank you, Joel. Congrats sa business. Thank you. Julius and Tintin would like to thank the following. Pure Gold, always panalo. David Salon, wherever you are, whatever you do, David Salon brings out the best in you. Raja Travel Corporation, with you on your journey. Subscribe to this channel, like our videos, and post your comments below. And always hit the notification bell.